Ipasa na dahil siya sa correction. Okay, very good. How about you, Mr. Samurai? Kaya nag-selpon-selpon ko naman pa. Sige. Okay. What is it? Saan ba? Saan ba ni correction pillar daw? So, ang correction pillar, mama, nang i-considered as weakest pillar in cities. Okay, very good. At least, nag-ibawahan din ka nag-selpon-selpon sa mate. Alright, so... Okay, very good, Mr. Sarai. At least, namati pa ni Ay. Okay, so why is correction considered as the weakest pillar in the CGS? Okay, Mr. Batagan. I-consider na correction ng weakest pillar, ma'am, kaya after observation sa criminal ang iyang sala nga nag-commit, wala gihapon na buhat ni correction nga i-rehabor mag-uho ng behavior sa usa ka convict, kaya after ma-integrate sa community, nagbuhat ragihapon ang usa ka convict person o krimen, wala ni correction na bago ang usa ka behavior or na-rehab ang usa ka tao. Maura, ma'am. Okay, so thank you so much for that answer, Mr. Banagan. Very good. Any other answer? How about you, Ms. Labrador? Correction is considered as the weakest pillar because it failed to meet its goal, which is to successfully reform the offenders, and it did not manage to reintegrate them as the abiding citizen back to the community. Okay, very good. So, as much as I can see, tanan man tanag toon. So, that's a milestone for all of you. Continue reading, padayon sa pagtuon. And since I can see that all of you are studying well, I will just give you an assignment in your Google Classroom, and we will not have a class right after this announcement. So, as you all know, nagawas naman ang results sa inyong exam last week. And can somebody guess kung sino ang mungkin sa ato ang kanang incoming na first honor? Okay, everybody. Okay, so it's true that Banagan's performance is outstanding. However, now may mas nilabaw sa iya ha, and that is Miss Labrador. So let us all clap our hands for our first honor, Miss Labrador. Of course, followed by our second honor, Mr. Banagan. I guess that's all for our meeting today. So God bless you, and we are meeting at your. Thanks for coming. Goodbye and thank you.
Unya lang ka. Congrats, Congrats. Thanks. Salamat. Wow. Dapat ikaw mang libre. Sige. Congrats, Lia. Congrats. Oh, Shadley. Sige. Nangis ako ha? Oh, sige pre. Nangis ako. Thank you.
sige. Hey! Thank you.
sa nakuha ng mga information, no, nga
ra sa itinatot sa inyo ng sir. Sa pagbabot niyo sa inyo ng sir, sa may yung ginagawa dito sir. Wala ka ba ito? Nga abotan sa pag-eskwela? Wala man sir. Kwan. Kwan pagay na si Lia sa mo ay kwan pagay na si Lia sa buha ka lang ito gani. Ang utapang pa gani. Mga assignment gani sir. Yan na rin na siya matubulan sir ba? Antay ba ka sir kinsay kauban ni Lia ni sulod sa siya? Ang last niya na ay ang last niya na kauban sa case si Saray. Pero kwan mga tawag-tawag itawagan mo kasi sir. Nakapantay ka sir kinsay last nga kauban ni Lia pasulod sa CR. Last si Saray na doon nag-uban sa CR. Pero nitawagan ni Saray sa iyang mga poli o nijawan sa mga Saray ba kumana lang kayo kung poli na. Saan mong orasa, sir, naabot sa? 2-4, sir. Kisay, kapantay ba ka, sir, na kisay kaoban ni Lia nga nagantos yan siya? Si Saray, sir. Pero last, si last, oh, last si Saray ni kuban ni sir. Pero doon ko, bigawas na si Saray, sir. Pumagan siya ng kuban. Kaya pagkahuman ni Saray ang kuli, sir, kasi mong pagkakuman ni Saray ay magdalit yung kuban. Sir,
Ikaw buni panagan gilakop sa krimen nga pagpatay. Angay ka makahibalo nga aduna kay katungod sa pagpakahilo. Ang imong pamahayag mahimong gamiton pabor o batok kanimo. Sabsan diin nga hukmanan, ikaw adunay katungod sa pagpili sa usa kasaligan og independeng abogado. O kung di ka makasarang sa pagbayad, ang kagamhanan muhatag niini nga libre para mutabang kanimo. Nasabtan ba nimo kining maong katungod? Madam Interpreter, kindly read the decision.
consolidated partial decision, wherefore, in view of the foregoing judgment, is hereby rendered as follows. In criminal case number 24689, the prosecution, having established the guilt beyond reasonable doubt of the accused who was found to have acted guilty, is hereby convicted and sentenced to suffer the penalty of imprisonment of reclusion perpetua. So ordered, Bayugan City, June 20, 2022, signed by Charity Escobar, presiding judge. Case closed. No. Bagay na nasay mo. Ha? Ha? Ang tayo nagmabili ka lang ha? 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 Ah, mabibig! Okay! Mr. Boy! Hey! I'm with that boy! Pareho ko mamindog eh, magtampot. Amahan, amahan, sa ano, suspicion. Lord, amahan, hindi ko manan sa kanan, tagay sa mga pinaguhi. Amahan, anay ko bitaro, nagatipo, kalang sa sa kapatampo, amahan. Ano, pintaraman nga, ikaw po ng pagkakasing, kami, makataro kami na sa iyong mga pulong, umabsorb na mo, amahan, kung kami, ma-remind kami, amahan, na matag-usap sa magamit mo na mo sa matag-adlaw na mong pag kinabuhi dili sa kalibutan. Amen. Ang sama sa anak, kung sa santo. Amen. Deo na ko man yung lingkod. So, amo yun no, katagalan dito na no, na commit yung crime. Pero, i-remind mo guys, brother and sister, na bisan to, no, nakakommit mong krimen, mong padre nakapatay, naka-rape, or nangawat, pero dili gyud punta mawala ang pag-asa no, magalaga gyud punta sa Ginoo kay si Jesus dili man siya pilian. So kita kay nakasayod naman ta, no, remind naman ta sa pulong sa Ginoo. So kung ikaw kung nagkamali na ka, ayo na truha kay si Jesus andam na siya mapasaylo sa atong mga sala. Salamat kayo brother and sister daw sa inyong pagpabinaw sa pulong sa Ginoo. Pastor. Sir! Tapos na ang sentensya mo! Malaya ka na! Ni Banagan, mayong adlaw ka nimo. Kumusta naman ka sa imong... Gira, sir. Musugot ba ka nga na ako'y dami ihatag sa imong trabaho sa gobyerno ni para po nakatulong makatabang sa imong mga kinalanan sa para po mabago ka ba sa imong mga buhay? Ay, sir, unsa ba nga trabaho, sir? Paralagi yung mga sulod ka utility nga trabaho. Ay, sige, sir. Minus kaya rin, sir. Para po kayo pangita, sir. Oh, kana, mayo na. Mana mo na mong gibisita ka. Oh, sige, sir. Salamat kayo, sir.